So, hindi gagawin tayong experiment ngayon. Gagawa tayo ng... Nalagay, instant. Ano? Instant palitaw. So, gawa muna ako ng toppings. So, ito-toast ko lang itong aking goma. Ano ba goma? Sesame seeds. So, yan. Tina-toast ko siya para magkaroon ng rose aroma ang ating palitaw. Tapos, inimix natin, lagyan natin ng asukal. Kaya na siya. Yung aking roasted roasted sesame seed. Tapos, lalagyan natin siya ng asukal. So, lalagyan natin siya ng asukal. Tapos, haluin mo. Haluin mo siya. Halo-halo! Halo lang. Hanggang sa ma-mix well siya. So, yan ang magiging itsura niya ng ating tapis ng taping ng palitaw. So, gawin na natin yung instant palitaw na. So, kunin natin ngayon yung may kasi nga dito sa Japan yung ganito. Yan, mochi-mochi yan. Na, ganyan. Pwede mo itong iihaw, prito. Parang ano to sa atin eh? Tikoy ba yun? Pwede mo itong gawing tikoy. Mochi to. So, nisip ko, baka pwede itong gawing palitaw. Kasi, di ba palitaw? Ang mochi kasi, glutinous rice siya. So, instant to. So, yan, nabili ko yun sa Gyomo. So, yan, kain natin. So, may baking dish ako dito. Lalagay ko dyan. So, pag binuksan ko pala siya, nakatingin siya. Betso-betso yung packaging niya. So, yan. Gumawa muna ako ng apat kasi try muna ito. Kasi sana hindi ko malpak. So, i-range ko siya. Balutin ko siya ng sun and wrap. So, yan. Binalot na natin siya. Tapos, i-range natin siya or microwave. So, yan. So, kailangan may tubig para hindi siya mag-dry. So, dali try natin siya. Try ko muna siya ng 1 minute. So, i-range natin siya ng 1 minute muna. Kasi try-try lang eh. Okay? So, wait natin siya after 1 minute. So, binasa ko instruction nitong mochi na to. Para rin talaga siyang palitaw ni. Dito daw, may 2 options siya ng pagluluto ng mochi. Pwede mo siyang ipakulo sa tubig, which is yung ginagawa natin, di ba, na nasa palitaw. Ganun din, lubog mo lagi mo lang daw siya sa kumukulong tubig, pag lumutang, luto na. Tapos ito naman sa oven. Oven yung tinrip kong instant. Kaya nga try lang eh. Pero parang nakalagay dito. Ilagay siya. Tama namin ginawa ko. So, check na natin. Parang feeling ko nag-stop na siya. So, tingnan na natin. Dito tayo ngilaw. Anyways, ano yan? Ba't buo pa rin siya? Check ko nga ko lumang. So, okay, palpak siya. Ang sabi dito pala, try kong lagyan ng water itong nalagyan ko. So, try ko. Tapos, pakuloan ko daw siya ng hanggang 3 minutes. So, lagyan natin pala ng water yung loob, hindi yung labas. So, second attempt, nilagyan ko siya ng mainit na tubig. Makapal kasi itong mochi na ito eh. So, lagyan ko siya ng tubig, tapos i-range natin siya ng 2 to 3 minutes. So, yan. Try natin ulit. May tubig na siya sa loob. So, sana okay na ito. So, ulit-ulit, Renji. Gawin natin siyang 2 minutes muna. Tingnan natin kung okay na siya. Yeah. So, yan. Nag-zero na siya. Tingnan na natin. Uro! Lumabot na siya. Lumabot na siya. Tingnan natin. So, yan. Binuksan ko siya. Ganyan yung katachi niya. Pwede na kaya ito? Try ka muna itong isa. So, yan siya. Malambot-lambot na siya. So, try natin lagyan ng itong ating ginawang toppings ng ating palitaw. So, yan yung itsura na niya. Try natin. Okay. Uro! Ay natin, para sa natawang yung katachi niya. Ang galing. Ayan. Ayan. Ayan siya. Try natin. So, try natin siya. Ayan na siya. Mami! Success! Tikman mo, ma'am. Bilis. Okay, ma'am. Ano lasa? Diba? DIY instant palitaw? Sarap! Ano sabi? Gawin niyo rin siya. Ano din nagawin niya, Nona? Ano yung halo-halo yung Ano? Diba? Pag nag-trade kayo sa nandake, sa palitaw, o diba, ganyan lang kabilis pala, oh. Ah, sabi ko na parang may kulang sa palitaw ko, nyug. Diba, kanyo, binyug diba? Ba ang palitaw? Yun, nyug! Nyug ang wala. Dahil sa wala akong nyug, next time, naging nyo pala ng nyug. Diba? Meron din mga, kaya yung nyug dito matigas eh. Siguro yung medyo batang bibig nga ako ng nyug. Hindi kasi walang nyug dito na eh. Mga instant lang, pero okay na, sarap na. Gusto sa me! Kain ko tayo!